Hello, good morning, good evening, good afternoon. Kung anong oras man sa inyo or anong oras mo ito papanoorin. Hello sa inyo. Last video, tinuro ko sa inyo kung paano gumawa ng account sa Canva. Ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo kung paano ba gamitin ng Canva. Paano ba siya i-navigate? Okay, let's start. Sa home, makikita niyo lahat ng ito yung pinaka mabubungad niyo or ito yung pinaka front ng Canva. At yan, nandito lahat. Pag mag-create ka ng design, mag-start tayo dito sa taas, no? Pag mag-create ka ng design, ito yung i-click mo, makikita mo dito yung mga pagpipilian mo. Dito mo rin, kung halimbawa, meron ko naka-prepare na dimension, ito naman yun. Customize size. Ito mo siya ilalagay. Pwede ka rin mamili. Pixel, inches, millimeter, or centimeter. Madalas kong ginagamit dito, pixel at inches. Next naman, dito sa pag pinindot mo yung account mo, makikita mo dyan yung mga public profile mo, account settings, at iba pa. Sa settings naman, makikita mo yung personal details mo. Ayan, back tayo sa home. Pwede ka rin mag-customize dito ng size. Dito nga lang, halimbawa, ang pinili mo ay social media. Makikita mo dito lahat social media. Click mo lang itong magkabilang araw para mas makapagpili ka. Makapili ka kung alin ang gusto mo. Dito sa all designs naman, ito yung mga nagawa mo na. Dito mo na makikita kasi nag-automatic siyang nagsisave kahit hindi mo pa siya nagsisave. Kung ano yung last mong ginawa, no, kahit na hindi mo siya sinave, yun pa rin yung babalikan mo. Andito lang siya sa all design. Kaya pwede mo pa rin siyang i-edit. I share with you, ito naman yung mga sinashare sa'yo kung may team ka. Dito sila maglalagay ng mga gusto nang i-share sa'yo. Brand kit, dito mo naman, kung meron kang sariling palette, gusto mong color combination, or gusto mong font, dito mo siya i-upload. Content planner, ito yung planner ng Canva. Dito ka, pwede ka rin dito maglagay ng schedule mo. Diyan, sulat mo lang dyan. Ito yung mga folders, ito yung mga dinilit mo. Dito mo siya makikita. Contributor hub, ito naman yung meron kasi mga may ginawa na silang mga sariling element. Katulad mo, kung may gusto kang sarili mong element na ikaw mismo ang gumawa or kinuha mo lang sa Unflash, nirin mo background mo lang, tapos gusto mo siyang i-share dito, pwede mo siya ditong i-upload. Ilalagay mo lang kung pwede mo siya ditong i-upload, lalagay mo lang kung free or kung ikaw yung mismo gumawa, pwede mo siyang gawing paid. Ito yung kung ma-approve na, pag kinlik mo itong approve, nandito siya. Kung hindi pa siya na-approve, dito mo siya makikita sa in review. Kung rejected naman siya, dito mo siya makikita. Yan, pag mag-invite ka ng members ng team mo, dito naman yun. Dito mo lalagay yung pangalan ng member. Okay? So, punta naman tayo sa pag-create ng design. Halimbawa, sige, ito na lang, poster, para mabilis tayo. Halimbawa, paano mo naman inanabigay itong laman ng pag magagawa ka na ng design dito sa loob, paano mo siya inanabigay? Dito sa templates, pwede kang mamili dito ng mga nakaready ng templates. Kung siyempre, pag bago pa lang tayo, hindi pa tayo, wala pa tayong idea, di ba? So, meron dito naka-prepare na mga templates. Pwede ka rito pumili kung ano yung gusto mo. Halimbawa, ito, pinili mo. Pwede mo pa rin itong ma-edit. Kung gusto mong palitan yung elements, pwede ka naman dito. Ito naman yung mga elements. Pili ka lang dyan. Halimbawa, sa graphics, ito yung mga graphics.
na pwede mong piliin. Pag photos naman, dito naman sa photos, yan, pili ka lang din ng photos. Kung video naman yung gusto mong ilagay dito, pwede rin dito ka sa video. At kung gusto mo, halimbawa nakapag-save ka na ng video, syempre wala siyang sounds, video lang siya. Dito ka naman sa audio, pwede kang mamili dyan. Next naman, kung paano mo naman, sige dito muna tayo. Pag meron kang nakaprepare na sarili mong photos, dito naman sa upload. Kung image yung i-upload mo, sa image ka. Kung video, dito ka sa video. Kung audio, dito naman sa audio. Yan. Sa mga text naman, mga katulad nito, happy birthday, gusto mo siyang palitan, pwede kang pumili dito ng gusto mo. Kung single lang naman yung ilalagay mo, single na ito type, pili ka na lang ng kung ano yung gusto mo dito. Kung gusto mo ng pang header, pang title, ito yon. Ito, kung gusto mo subtitle yung gagawin mo or gusto mo ng mas maliit na font, ito naman yun. Kung di ka pa rin satisfied dun sa napili mo, pwede mo siya ditong palitan kung anong gusto mong font. Sa size naman ng font, pwede mo rin ditong palitan. Gusto mong lakihan, gusto mong liitan, dito rin yun. Kung gusto mong palitan naman yung kulay ng font mo, ito naman. Dito mo siya papalitan. Gusto mo siyang i-bold, yan. I-italic. Gusto mo siyang nasa center o nasa side, dito naman yun. Kung meron kang, halimbawa, gusto mo itong lagyan ng mga dot sa unahan, ito naman yun. Yan. Kung gusto mo naman ng spacing, gusto mo medyo paghiwa-hiwalay yun yung pagkaka-space ng letter, dito naman yun. Kung gusto mo naman yung line, ito, pag itong line spacing, yung meron siyang kasama dito sa baba, gusto mong paghiwalay yan. Halimbawa, itong happy birthday. Ayan, ganyan. Next, ito namang effects. Dito naman yun. Ayan. Kung gusto mo lang ganyang effects. Tapos, dito naman sa, ito, underline. Ayan. Ito naman, yung papalitan mo yung letter niya. Animate, dito naman yung animate. Kung gusto mong pagalawin yung, ano mo, yung mga letters mo. Yung mga text mo. Tapos, di ba nakagroup siya? Kung gusto mo i-ungroup, ito ang pipindutin mo. Ito ang kiklik mo. Tingnan natin kung na-ungroup na siya. Ayan. Na-ungroup na. Kung gusto mo i-group ulit, ipindutin mo ulit yung group. Yan. Tapos, ito namang position. Parang, kung gusto mong nasa unahan to, papalitan mo siya ng front. Yan, nasa unahan na siya. Kung gusto mo nasa, ayun, nasa unahan na siya. Kasi yung, itong kulay black, nasa likod na. Kung gusto mo nasa back naman to, ayun naman yung nasa likod. Ganun. Tapos ito, copy style. Ito rin yung kakopy mo rin yung style niya. Yan, ganun. Tapos, transparency. Ito naman yun. So, ang labuan ng konti. Yan. Tapos, link. Ito naman link. Ganito yan. Halimbawa, meron kang Facebook icon. Nilagay mo rito. Gusto mo, once kinlik mo tong Facebook, ang lalabas yung account mo. So, ang gagawin natin, ililink mo siya. Lalagay mo dito yung link ng Facebook mo. I-apply mo. Para once kinlik mo tong Facebook, directly magpupunta ka na doon sa Facebook mo. Yan. Tapos, kung halimbawa hindi ka pa tapos mag-design, pero ayaw mo na magalaw to, click mo lang tong lock. Yan, di na siya magagalaw. Para naman ma-unlock, click mo lang din yung unlock. Ito namang duplicate. Kung gusto mong i-copy to dito or gusto mo pa ng kopya, yan, pindutin mo lang yung duplicate, magdu-duplicate siya. Kung gusto mo naman delete, yan, delete mo na lang. Okay, that's it. Kung ito naman, gusto mo pa ng additional add page, ito page kasi ang tawag dito. Yan.
Kung gusto mo naman mag-duplicate nitong page, kasi eh, nag-add lang tayo eh. Kung gusto mo mag-duplicate, ito namang may, parang dito kasi sa kabila, di ba? Dito yung duplicate niya, ito lang ang i-duplicate, yung elements lang. Pero kung ito yung i-click mo, ang mag-duplicate, itong page mismo. So, ayan na siya. Dalawa na. Kasi nga, nag-duplicate siya. Okay. Next naman, paano ba mag-save? Halimbawa, gusto mo na ito siyang i-save. Click mo lang itong download. Dito sa download, kung ano to, kung ano yung, kung video to, syempre dapat MP4. Kung images lang siya, or image, or photos, pwede mong pagpilian ng PNG at JPEG. Kung PDF naman ito, depende kung ano yung ginawa mo, dun mo rin, yun din ang ikiklik mo, para, yun din, after mo iklik yung download, dito sa taas, after mo yun iklik, ito naman, para ma-save na siya sa folder na gusto mo. Yan, ganun lang po yun. Sa next video ko po, i-share ko naman po sa inyo kung paano gumawa mismo ng design. At paano po, paano gumawa na gamit ang mga templates. Like this one. Okay, that's it. Paalam na sa inyo. See you for the next video. Bye. Thank you for watching.